ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng madaming tao buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang mga napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem at Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsak. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masasamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Meron din naman mga taong galing sa Judea at Jerusalem at sa Idumea at sa kabilang ibayo ng Jordan at sa Tiro at Sidon. Kakaiba ang pagtitipong ito kung saan tampok na tauhan pa rin si Jesus. Hindi siya nagsasalita sa loob ng isang sinagoga kundi sa tabing dagat. Napakaraming nakikinig sa kanya. Hindi rin pawang mga Hudyo lamang ang mga ito kundi maging ibang mga lahing nagmula sa teritoryo ng mga pagano. Dumagsa sila kay Jesus dahil sa kahangahangang bagay na narinig nilang ginawa niya. Habang nasa pampang ang mga tao, dala ng kanilang mga kamag-anak na may sakit, nananatiling nakasakay si Jesus sa isang bangka. Inisip niya una sa lahat ang kapakanan ng mga tao na hindi sila magkagulo at maipit sa pag-uunahan sa paglapit sa kanya. Talagang may likas na pang-akit ng kagandahang loob ng Diyos. Hindi naman nabibigo ang sinumang lumalapit sa Diyos. Pagsasagawa. Nilalapitan ka ba o nilalayuan ng ibang tao? Bakit?